Hello mga gupita gupito, welcome back to my channel. Nandito po ang iyong tagapaglingkod, Cheryl Kimada. Paano ba manligaw sa chat or text ang crush mo? Malalaman niyo po ngayon kung paano manligaw ang type mo or crush mo. Kung ikaw ay super mahihiyain sa personal, bibigyan ko kayo ngayon ng 10 tips kung paano manligaw sa text or chat. Number 1 po, tips, kailangan introduce yourself. Introduce mo muna ang sarili mo, kung sino ka sa buhay niya. Halimbawa, kawork ka ba niya or classmate ka ba niya? Or kayo ba laging nagkita? Kung kayo ba ay laging nagkasalubong? Hindi yung bigla na lang sasabihin, hi, hello, anong ginagawa mo? Siyempre, pinakamahalaga po ay makilala ka niya. May kasabihan nga po, don't talk to stranger. Okay? Number 2. Huwag kang maging boring. Kung sa personal, boring kang kausap, sa chat or text, maaari kang cool. Dahil kung ikumpara natin, kailangan mong mag-isip ng mabilis kung ano yung ikakatuwa niya at kung ano yung ikakangiti niya. Unlike sa chat, ito din sa malaking advantage na magagamit mo ngayong bago mo siya replyan. Kailangan mapangiti mo siya at mapapatawa mo siya. Number 3, maging be confident ka. Ang mga babae, mas attracted sila sa mga lalaking confident. Kapag sinashat mo siya, pliko lang dapat ang conversation. At syempre, hindi ka rin dapat overconfident para hindi ka magmumukhang mayabang. Number 4, chill ka lang boy. Dapat hindi ka desperado sa kanya at dapat ipakita mo na hindi ka desperado na maging kayo. Kaya dapat kung magka-chat or text kayo, dapat isa-isa lang. Yung reply mo, wag yung sa isang reply mo kapag kadami-daming text or chat. Kaya kapag nag-reply ka sa kanya, siguraduhin mo kung ilang seconds or ilang minuto siya nagre-reply sa'yo, dapat ganun ka rin mag-reply sa kanya. Number 5, let's the conversation flow. Hayaan mo lang, enjoyin yung conversation, yung anuman, yung pinag-usapan, yung dalawa, make sure. Kapag nagkwento siya sa'yo, ay focus lang yung attention mo doon sa kinikwento niya. Make sure na iintindihan mo yung kinikwento niya. Kaya siya nakikinig sa'yo, ay nagtitiwala siya sa'yo. Make sure kapag nagjo-joke siya, replyan mo na lang siya. Kahit na alam mong corny yun. Hahaha, charot! Number 6, maging honest ka, huwag kang magsisinungaling sa kanya para lang magustuhan kanya. Dahil darating din yung time na malalaman niya yung totoo kapag nangyayari yun, aawayin kanya. Kaya mawawalan ka ng chance sa kanya, kaya po huwag kang magsisinungaling sa kanya para lang magustuhan ka. Kapag gumagamit ka ng emoji, maging positive sa kanya yung impact noong message mo sa kanya. Isipin na lang natin, may nag-text na hi lang talagang text sa'yo, di ba? Super boring yun. Pero halimbawa, pag may nag-text sa'yo, hi po, pero nakasmile, di ba? Nakaka-good vibes. At syempre, magandang tingnan kasi ang iniisip niya, nakasmile ka, ang nakalagay na emoji sa message. Number 7, bigyan mo siya ng cute nickname. Kahit anong klaseng nickname, basta yung matutuwa siya at pangiti mo siya kapag tinatawag ang pangalan niya. Cute nickname. Hi ganda, kumain ka na ba? Ganon. Para matandaan ka niya pag nagbigay ka ng nickname sa kanya. Number 8, take note. Mag-send ka lang ng picture kapag maramdaman mong komportable na kayo sa isa't isa. Yung isi-send mo yung may pupuntahan ka, yun lang ang ipapakita mo. Yun lang ang ipapakita mo sa kanya. Doon niya maramdaman na malapit na kayo sa isa't isa. Number 9, compliment. Sasabihan mo siya ng magagandang salita, pero make sure na kung
kinukumplement mo na siya, huwag yung sobra-sobra, dapat yung tama lang. Ibig ko pong sabihin ay huwag yung araw-araw at lagi-lagi. Halimbawa kapag makita mo siya, or kanina, sabihan mo siyang ang ganda mo kanina ah, at ang blooming, sabay smile. Doon mo madagdagan ang attraction niya sa'yo, at syempre, kailangan mo siyang harapin sa personal. Wag yung puro text-text, chat-chat lang. Syempre, darating ang time na maboring siya, kaka-text at kaka-chat sa'yo. Number 10. Ngayon po, kung nahihiya ka talaga, harapin siya sa personal. Pag-usapan niyo kung kailan talaga kayo mag-usap doon sa isang lugar. Then kung talagang kakabahan ka at natatakot ka na kausapin siya, subukan mong mag-smile dahil sure na nun na interested din siyang makita ka, makausap ka. At yan po ang tips na ibigay ko po sa inyo. Paano manligaw sa isang babae? Kung may katanungan ka or suggestion, comment mo lang sa baba. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Bye-bye!